Magandang araw po sa lahat ng mga katek dyan. So, sana naman napakagandang araw sa inyong lahat dyan. Guys, mayroon tayong gagawin ngayon na Behringer na Europort. Yan o, Europort NPA 100 BT guys na Behringer. So, bago lang yata ito guys eh. Bagong model lang to kasi bagong ano lang to. Kasi may Bluetooth na to guys o. Oh. May Bluetooth na may USB na kala ko speaker lang. So, tsaka napakabigat niya guys. So, titesting natin. So, ganda sana kung live to eh. Oh, may charging na rin. So, ibig sabihin, baka may battery na to guys. Battery na siyang naka-built in sa loob. Pero ayaw mag-power. May ilaw lang yung wireless pero wala naman siyang sounds. So, susubukan natin siyang lagyan ng mic kung gagana siya. Titesting natin siya guys kung kasi wala naman siyang power indicator na nakalagay. So, ang lumalabas lang dyan ay ano yung charging. So, nakita ko lang may ilaw pag sinuon mo yung mic, wireless mic signal. So, yan, on natin. Pwede siya mic, pwede siya sa guitar. Yan, input 1. So, input 1, wala siya. Wala siyang sounds, guys. So, bali, wala siyang power. Check. So, yan, bubuksan natin to guys. Titingnan natin kung ano ang problema niya. Ganda to kasi bagong modelo na to. May battery na rin naka-built in. Baka battery lang sira nito eh. So, position muna natin. Kunin muna natin yung drill natin. Labas muna natin siya guys. Upos muna natin. Pisa na natin guys. So, ito na guys. Try na natin. I-focus natin dun sa ginagawa natin guys para makita ng lahat. Pabuksan natin ito. Ano kaya laman sa loob? Kung may battery nga pre oh. Itong klase ito. Itong klase ito. Baka ano niya. Battery? Oo. May Bluetooth na ito eh. Oo. Itong klase. Tinan natin. Lock natin ito. Ito yung power supply. Speaker to. Ito yung battery. So, wala siyang sound. Titingnan natin. Yan. Check natin yung speaker. Baka speaker lang. Kasi wala kasi indicator ng ano eh. Okay naman yung tatanggalin natin itong battery niya. Pahiga din pre, ang ginawa sa battery. Pahiga din. Nakatulo siya. Pangit yung pagka-design ng battery niya. Nakahiga yung battery niya. So, pag nakahiga kasi, ang mangyayari dyan, ha? Tulog. Kasi nakahiga. Hindi guys, yung ano niyan, kasi may tubig din yan sa loob. So, kung mapapansin nyo, yan. Kita natin. Muna natin to. Tanggalin natin ito speaker. Yan o. Oh. Tignan nyo guys. Yan o. Oh. Nakahiga siya o. Oh. So, pangit yung pagka-build niya. Pagkagawa nila, pangit. Nakatayo yung battery. Ang mangyayari dyan, madadry yung taas niya. Sa baba lang. Kahit sabihin nilang nakasilyado yan, madali masira ang battery. Yun no? Nakahiga siya, dapat ang battery nakatayong ganyan. So ayan, ganda sana kung nakaganyan battery niya. So pinagkasya lang nila dun sa space nito, bagong model lang to guys. Titingnan natin kung
Susubukan natin siya ng bagong battery. Charge muna natin ito, baka battery lang problema. Kasi pag battery ang problema, hindi rin yung gagana eh. Charge ko muna yung ating battery. Kalobat lang to. So mayroon lang siyang 10 volts. Wala pang 10 volts, 8 lang. Mayroon na to, pre. Subukan natin siya ng subukan natin siya, bagong battery. Baka sakali. Ayan, kahit ganito na lang sana nilagay yun, 5 ampere nakatayo. O, ayun no. O, subangga pa rin. 5 ampere sana nakatayo yung battery. Kaso kulang sa lubog. Subukan natin itong battery. Bagong model na to. Kasi may Bluetooth na to. Yan. So guys, on natin. Parang nabuhay. Yan o. Nagkaroon ng power. Full kasi yung battery natin kaya umilaw siya. Pero makikita natin kung gagana. Yan o. Bismillah. Wahid. Bismillah. Wahid. Wahid. Bismillah. So, ang problema dyan guys, battery lang. Pag battery ang problema nito guys, automatic. Hindi nagagana yung ating board. So, hindi kasi naka-direct to eh. Kahit i-directa natin yung cancelin natin yung battery, baka sayang nag-absorb ng supply kanina. Subukan natin siyang direct lang, direct to AC. Eh, naka-pull na, di ba? Pag tinanggal natin eh, nag-automatic na yung IC niyan. Ang tanong dyan kung gagana kasi kanina hindi gumana nung nakalood yung Bismillah, wahid. Ayan no, gumana siya. Ibig sabihin, ang sumisira guys ay yung battery niya. Kaya hindi siya gumagana kanina. Pero may problema pa rin, no? Mayroon siyang konting dumi sa mga controls, so pero mawala din yan, malalaglag, maubos din. Check hello. Bismillah wahid bismillah wahid bismillah marami wahid bismillah yung Bluetooth nya guys, tingnan natin kung gagana. Gana siguro yan. Wala lang tayong pang testing. So ayan, battery lang ang siraan nya. So nagpo-protect sya pag nakakabit yung battery niyang sira. So ikabit natin ulit yung kaniyang battery. Tingnan natin sya guys. Nakatayo kasi yung battery niya, kaya nilagyan nila ng silyado pre oh. Sinild nila yung battery para pag once na nag-charge siya, hindi matapon yung tubig niya. Kaso useless pa rin yan. Kasi magkakaroon siya ng kumbaga pressure, tutulak niya yung takip eh. Lalabas pa rin yung tubig niya. Pangit yung pagkabil nito. So ang maganda lang dito sa ganito, direkta na lang, hindi na nilalagyan ng battery. Ayan o, chinarge natin, nag-charge siya sa labas. Nag-charge na siya sa labas. Ibig sabihin, ayan. So 50% gagana na rin yan.
Bismillah. Yan. Okay na yan, pero ang problema lang, battery. Kahit full charge natin to, tapos ibalik natin, bigay natin sa may-ari, ganun pa rin magiging problema nito, babalik din. One tip na lang dito, tanggalin na lang natin yung battery, direkta na lang, para hindi na siya pabalik-balik ng back job. Kasi pangit yung pagka-design niya na sa ano eh. Sa charging, pangit yung pagka-design niya. Dapat yan, pag battery lang sana gagamitin mo, pwede mo siya sa direkta. So gagamit ka ng 3-way switch dapat dito eh. For charging yung kabila, for direct yung isa dapat. Kaso pinagsama nila, kaya pag nalubat na yung battery natin, hindi na magkakarga, hindi na rin mag-on yan. So, yan. Hanggang dito na lang muna yung ating tips sa bagong model na ito na Hereford NPA 100 Bluetooth na Behringer speaker. Bagong model yan, guys. So, yan. Salamat sa inyong lahat, guys. Shout out sa inyong lahat and God bless you po. So, ito. Continuous pa natin. Pero pa siyang kasama pala ang mixer na Behringer din to, guys. So, PNX QX602 MP3. So, bagong model na rin to kasi direkta na yung kanyang power cord. Hindi na siya dumaan sa mga power adapter. Diba lahat ng mga ano may adapter eh. Ito wala. So, hindi natin alam kung so, itong ano, dinidiskartehan ko kung kasi yung battery na patayo. Patayo siya tapos suportahan na lang dito. So, yung kanina kasi pahiga. Kapag pahiga kasi yung battery natin, masisira yan, guys. So, dapat patayo lang kasi nakatayo din tong speaker eh. Para once na-charge nila, mag-charge. Kasi kung nakahiga yan, ganyan, tutuloy yung tubig niya. Yan, no? Kaya nagkaroon ng corrosion. No? Nagkaroon ng corrosion. Hindi mag-charge yung battery kahit matagalan. So, ayan. Testin ko muna yung mixer nila. May kasama palang mixer to. Hindi natin napansin. Testin ko lang muna ito magkasama para saka natin ma-estimate yung sira nito. So, ayan. Check. Hello? So, okay naman siya eh. Mali lang yung ano nito. Pagka-control niya. Bismillah. Pangit yung tunog. Bismillah. Tunog na ganun. Bismillah. Parang sira yung mic ah. Parang sira yung mic. Bismillah. Pangit talaga siya. Subukan natin direkta tong microphone sa ampli. Check hello. Sound check hello. So maganda siya pag direkta pero pag dumaan sa mixer. Pag dumaan siya sa mixer. Yan ang nagkakaroon ng static. So, pamit guys. Check hello, sound check. Check hello, sound check. Sound check. Hello, sound check. Hello, mic test. Check. Mic test. Hello, sound check. Check. Hello, mic test. Hello. So, bakit ayaw niya? Ay, ganoon din naman to ah. So, ibig sabihin, may problema yung ating. Pero pag direkta, direkta yung ating mic, sa mic 1 and 2. Check, hello. Mic test. Okay siya. Check, hello. So, saan kaya pwedeng sira nito? Subukan natin siya ng jack. May jack cable ka dyan, pre. Jack. Contesting. Ito na, meron na.
subukan natin. Baka sakaling sira itong ating XLR input. Kasi pag mic jack ang kinakabit ko, okay naman siya eh. So, ibig sabihin, maaaring sira. Bismillah. Yan o. Bismillah. So, ibig sabihin, guys, ang nasira din itong kanyang saksakan. So, kasi pag ginamitan natin siya ng XLR, so, hindi siya gumagana. Check natin. So, okay naman. Ako. Sablay ito, guys, kasi yung cable niya hindi pang mic cable. Malalaki. Ang mic cable na. Malaki lang yung cable niya, oh. Sabagay, maliit lang ng metro ito. Sira itong saksakan niya. Hindi lang para sa ito, sira niya eh. Pansinin nyo guys ha, pag itong sinasaksak ko. No? So, pag ito dito sa 1, yan o, meron siyang static. Diba? Malakas pa. Pero pag jack-jack, ang gagamitin natin, gamit tayo ng jack-jack. Check the sound. Bismillah. Bismillah. So, okay na siya guys. So, ang problema niya lang ay mga cable. Defective yung ating cable. So, gagamit na lang sila ng jack-jack para maging okay yung tunog ng, kasi pares lang naman yan guys eh, kahit XLR ang gagamitin mo o jack, pares lang yan. Mayroon din naman tayo XLR jack eh, gagawa na lang ng panibagong ganito XLR jack, pwede. Kaya ito, sira na to, nag-static sya, malakas yung humming sound niya. So yun lang problema nito guys. Pag XLR, maaaring sira na tong socket nya o sira na yung cable kasi wala akong pan-testing eh. Pero pwede naman jack-jack na lang gamitin, pwede na, diba? Okay naman yan, paras lang yan. Ayan, okay naman siya, okay naman yung tunog niya. Bismillah. So yun lang problema niya guys. Okay na ito guys, wala naman siyang medyo critical na problema. So ang dinidiscardihan ko na lang yung battery para tawagan ko lang customer, ma-estimate kung papayag siya. Ganyan na ang discarte ng battery para gumana siya, magamit niya sa labas. Pero ang naging problema niyan pag ganyan, bumaba yung amperahe ng battery niya, kasi dati ay 7 amperes. So bibuildin ko lang siya ng 5 amperes, so bababa siya. Kung dati ginagamit niya ng mga 5 oras, mga 3 oras na lang siya guys. So ayan, nandito na muna yung ating vlog. Thank you very much sa inyong lahat. God bless you guys.